Alright guys, as you can see, this laptop has no backlight. Alright, yan ay mainag nyo, meron siyang display pero walang backlight. So makikita naman sa screen na lumalabas pa yung display niya na compact. Okay, so troubleshoot natin dito sa laptop na to ay backlight issue. So, lahat ng ganang problema ay hindi po lahat pinapalta ng LCD. So guys, basic diagnose muna tayo at bubuksan muna natin ang laptop. Okay. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe to my channel and hit the bell button para lagi kang update sa aking mga bagong upload na videos. So guys, ito na yung laptop na buksan na namin. Then diagnose namin ay hindi naman sira yung kanyang fuse. So nagbase tayo sa ibang LCD na tinesting. So yun yung LCD yung tinestingan ko. So wala pa rin backlight. So it means hindi siya sa LCD ang problema. May isa siyang inverter na tinatawag. Yung inverter ay nakaseparate yun sa ilalim ng LCD. Ayun yung tinatawag ng LED driver. So ayun yung old LCD ko na ginamit na pang testing. So nung pagkakatesting namin ay wala pa rin siyang backlight na lumabas. So yan yung fuse. So, dyan namin tinesting kung okay pa yung fuse. But, good naman yung kanyang fuse. So, ayun yung original na LCD. Na-testing na namin din yan kung working din. And, ayan yung inverter na tinatawag. So, replacement lang ginawa namin dyan para bumalik uli yung kanyang dating backlight. So, yan guys. Yan lang ang papalitan nyo. Pagka nasira yung backlight ng mga old model na laptop. So, yan yung tinatawag na LED driver. So, may fuse din yan. Kaya lang ay wala tayong makitang problema dyan. Siguro ang problema nun ay IC. So, yan na yung pinalit naming inverter. Then, stay tuned na lang sa pag-assemble uli ng laptop. So, yan. Yan na. Finished product na. So, na-assemble na namin. Then, yan na yung pinagpalitan. Bumalik na yung dati niyang display sa laptop. Yan ay nakuha ko lang yan sa sa spare parts din na mga laptop na nabibili ko. So, buti merong nag-match na ganang pyesa. So, yan. Dyan siya nakalagay. Dyan nakakonek yung backlight. Then, dyan sa kabila naman yung papunta sa mainboard. So, yun, mga wirings, na-check na rin namin, okay naman. So, yan, happy na yan si sir. At magagamit na yung laptop niya. So, guys, basic diagnose muna bago kayo mag-decide na palitan nyo ng LCD. Hindi basta LCD yan, minsan. Okay, kaya lang tayo nakapagpalit ng LCD minsan, widescreen o kaya no display.